Magandang araw po. Ngayon naman eh, nandito tayo sa labas ng bahay. Ito po yung isi-share namin sa inyo, yung paggagawa ng upuan ni Cavitenyo Farmer. Yan. Nililinis po muna niya bago niya gawin. Pero bago po nilinis yan, yan po ay nilagari ng power saw dahil hindi po kayang manumanuhin. Yan. Yan yung libangan ni Cavitenyo Farmer po kapag summer, gumagawa ng mga furniture. Yung ginagawa po niya, yun yung mga upuan namin dito sa labas ng bahay. Ayan po yung kanyang ginagawa or libangan para hindi po nainip, dahil hindi nga po tayo pwede magtanim ng mga halaman dahil tayo po ay summer. Ang tanim po natin ay tuwing June. Ayan po. Nililinis po niya yan. Ginagamitan niya ng grinder para malinis. Yan po yung aming mangga dati na pinaputol namin for all 2 years na po ang nakaraan. Pinatuyo muna bago gawin. Kasi pag basa po, masyadong mabigat at hindi po pwede luluwag yung mga tornilyo. Ang gagamitin po natin dito is tornilyo na mahaba. Naghanap tayo at bumili tayo ng tornilyo para magkasya. Ito pong upuan na to ay kay Maribel Catalan dahil request po niya na gawan siya ng upuan na katulad ng sa amin. Yeah. Ang gastos lang natin dito yung ginagamit na panglinis dahil yan po ay dating nalinis na ay pinapower siya uli, kaya lilinisin niya uli ng pampinis para maganda po ang pagkakinis. Ayan na po, kinakabit na niya. Pinapait niya yung kabilang side na nakaumbok, hindi lalapat yung sandalan. Yan yung libangan ni Cavitenyo Farmer kada summer. Yan. Ito yung nililinis niya. Ayan po, at nakabit na niya. Maya-maya, gawa na po yan. Ayan yung inuna muna niya yung paa. Medyo matagal din gawain dahil hindi naman po ganung kabilis magbutas-butas at mag linis ng mga kahoy. Ayan na po yung pagkakabitan ng sandalan. Nilalagyan na niya ng tornilyo. Sabi ko nga sa inyo, yan si Cavitenyo Farmer ay hindi lang sa pagtatanim, sa lahat ng bagay eh kaya niyang gawin para hindi na po tayo gagastos ng furniture dito sa labas po. Yan ang lahat ng
Upuan namin dito sa labas, siya lang po ang gumagawa. Kasi kung bibili naman po tayo ng upuang kawayan, yun naman po ay maganda, pero hindi ganong katagal. Nasisira din. Eh, ito po, hindi ka nagagastos. Ang gastos mo lang yung magagamitin. Mahal man po yung mga tornilyo at yung mga ginamit, pati yung mga pambutas, pero sulit naman po at nagtatagal. Yan po yung 1,000. Pagkatapos magtanim, pag hindi po pwede magtanim, katulad nga ngayon na summer, hindi pwede magtanim dahil mamamatay yung mga tanim natin kung hindi natin didiligin. Eh, masyadong malayo naman po kung magdidilig. Mahirap naman pong magbuhat, or katulad ng dati na nag-host kami. So, ito na lang yung ating pinagkakaabalan habang summer. Yan. Sabi ko nga sa inyo, sa susunod eh, gagawa pa yan ng pulungan ng manok at yung lagayan ng mga kahoy. Dahil hindi mamagamit, yung po ay i-stack. Ayan na po, kinakabit na niya yung sandalan. Mamaya po, tapos na yan. Ayan na po yung finished product. Tapos, ito pa po yung isa. Ayan. Dalawa po yung nagawa niya. At meron pa po siyang isang gagawin na upuan. So, bali, tatlo po yan. Pare-parehas na ganyan po ang laki. Yan po yung dati naming pinalagari na mangga. 1.5 years or 2 years na po. Parang mga ganun. Yan yung
Yan yung ano. Yan yung kahoy na pinatuyo namin mangga na pinalagari. Dati, so ngayon lang po nagawa dahil pinatuyo nga po. Hindi po pwedeng gawin dahil basa pa yung kahoy. So kailangan po pinatutuyo yan. Lilinisin na lang ng konti at pintura po, yan na po yung upuan. Yan. Sinara lang po namin sa inyo itong paggagawa ng furniture ni Capitenio Farmer. Dahil sabi ko nga sa inyo, lahat ng upuan namin dito sa labas ng bahay, siya lang gumagawa. Eh kung bibilhin pa po natin, mas malaki pa po ang gastos. Na kahit sabihin yung ganyan lang na upuan, mas mahal po kung bibilhin. Yan po. Yan. Ang gastos natin dyan ay yung pinalagari natin dati noon. At yung mga tornilyo, pako, at saka mga panlinis. Saka yung pambutas. Yun lang po yung ating nagastos. Tapos, lilihahin na lang ng konti. Tapos, pintura. Yan. Sinare ko lang po sa inyo itong paggagawa ng furniture ni Capitenio Farmer para maipakita namin sa inyo na kahit summer ay tayo ay busy dahil ganito naman po yung ating pinagkakaabalahan. Hindi po natin sinasayang yung oras na dapat may nagagawa tayo. Yan. Oh, hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo kay Capitenio Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscribers. Hindi na po namin kayo isa-isahin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.